dito, Restaurant Cyrus. Nasaan ba tayo? Wika ni Lorena. You'll see, sagot ni Cyrus. Nang may parada ni Cyrus sa sasakyan, ay nagatubiling bumaba si Lorena. Nasaan ba kasi tayo, Cyrus? Tanong ulit ni Lorena. Come on, I'll show you, sagot ni Cyrus na nauna nang bumaba ng sasakyan. Katubiliman ay bumaba na rin si Lorena, hindi man niya gusto ay may tiwala siya rito. Alam niyang hindi siya sasaktan nito. Pumasok na sila sa lobby at talaga namang napakalakas ng ulan. Bumubuhos na ang bagyo sa buong kamay nilaan. Good evening, Sir Cyrus. Bati naman ang security na makapasok sila na tinanguan lang ng huli. Nang makapasok sa elevator, ay pinindot dito ang P. Tahimik silang pareho hanggang makarating sa penthouse ng building. Nang makarating naman sa penthouse ay iisang double door lang ang nakita niya. Cyrus, kaninong lugar to? Tanong ni Lorena. Pero nagkibit-balikat lamang si Cyrus at pinindot ang security pass na nakakabit sa pintuan. Inikot ni Lorena ang paningin sa loob ng penthouse. Malaki at magandang lugar na halatang mamahalin. Cyrus, kaninong bahay to? Tanong ni Lorena na iniikot pantingin sa kabahayan. Mine, sagot nito at naglakad na patungo sa kitchen. Wow, hindi ko inaasahan to. Hindi ko alam na. Ani Lorena na hindi na pinatapos ni Cyrus. Hindi mo akalain na titira ako sa lugar na ito because I'm jobless and all that crap? Hindi yun ang ibig kong sabihin. It's all good, Lorena. Hindi ko rin naman yung inaasahan. Akala ko mabubuhay ako sa isang kastilyo. Silly! Sagot ni Lorena nang umiti na dahil akala niya ay nagbibiro si Cyrus. Wash yourself up, basang-basa ka na. Pangatlong kwarto mula sa kaliwa. May mga damit sa aparador na pwede mong gamitin. Yun ang kwartong ginagamit ni Blake at Stella if ever na natutulog sila dito. Okay, thanks, pero okay lang ba? I'm sure Stella won't mind. Gusto kanya. Sige, salamat, sagot ni Lorena dahil giniginaw na rin siya. Si Cyrus ay nag-shower na rin sa kanyang silid at nang matapos ay dumiretso agad sa kusina. Si Lorena naman ay namamangha sa lugar na yun. Alam niyang milyon ang halaga ng lugar na yun. Sino ka ba talaga, Cyrus? Bulong ni Lorena sa sarili. Nang lumabas si Lorena sa silid ay nakita niya si Cyrus sa kusina. Cyrus! Hindi ba nakakahiya kay Stella na sinuot ko itong mga to? Ang mamahal kasi nito. That's fine, she won't mind. And you look beautiful on it. Salamat. Maupo ka na, nagluto ako ng dinner. Kaya mo magluto? Tanong ni Lorena na tila nagugulat. Yeah, pasta lang sta ko kaya yan lang ang dinner natin. Doon na tinikman ni Lorena ang niluto ni Cyrus. At totoong nasarapan siya. Hindi niya akalain na marunong itong magluto. Ang sarap! Ano to? Strangoshi without the black truffle. No stock. It's really good, wika ni Lorena. Nang matapos kumain, nagpresenta na si Lorena na magligpit. Pagkatapos niya, sinundan niya si Cyrus sa sala na nanonood ng TV. Ano pinapanood mo? The Return, but just a different show. It's in French. You know French? Somehow, sagot ni Cyrus. Sino ka ba talaga? Ang dalawang letrang pangalan na walang trabaho, ngunit kayang bayaran ng mga mamahaling hotel, kaibigan ng mga sikat at nakatira sa isang mamahaling penthouse is somehow not adding up? Wika ni Lorena. I'm Cyrus. Seriously? Ani Lorena. Kilala ako ng mga tao bilang Cyrus at ako yun. Come on, anong pangalan mo? I mean, ang buo mong pangalan. Anong trabaho mo? Tanong pa ni Lorena na gustong-gustong malaman ng mga sagot. Bakit gusto mong malaman? Baliwalang tanong naman ni Cyrus. Dahil gusto ko. Sagot ni Lorena na walang maisip isagot. Tanungin mo ulit ako kapag may sagot ka na. Pero, a name doesn't define a man, and the job doesn't define who he is, Lorena. Wika ni Cyrus na unti-unting lumalapit kay Lorena. Gusto ko na umuwi, Cyrus. Natatakot ka ba sa akin, Lorena? Tanong ni Cyrus na hindi pa rin lumalayo sa dalaga. No. Kung ganun, bakit nauutal ka? Wika ng binata na iilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Lorena. I'm not. I just have to go. It's getting late.
Tinitigang mabuti ni Cyrus si Lorena, saka biglang lumayo. Relax, wala akong masamang gagawin sa'yo. Hindi kita ikakama hanggang sasabihin mo sa akin na gusto mo ako. Wika ni Cyrus na bumalik na naman ang pagka-arrogante nito. You asshole! Wika ni Lorena. Tawagan mong mom mo, sabihin mo sa kanya na mananatili ka dito ngayong gabi. Napakalakas ng ulan sa labas. Wika ni Cyrus na sumandal na sa malambot na sofa. Ano? Are you an idiot? Hindi ako mag-stay dito, wika ni Lorena. Then go. Tingnan natin kung kaya mo. Baliwalang sagot naman ni Cyrus. You really an ass? Gigil namang sagot ni Lorena. Saka mabilis na tumayo at kinuha ang bag niya. Saka dere-derechong lumabas na ng unit ni Cyrus. Nagpupuyos ang damdamin ni Lorena na pinindot ang ground floor sa elevator. Nang makarating siya sa baba ay agad siyang nagpunta sa entrance ng lobby at naghintay ng taxi. Kuya, pwede po bang magpatawag ng taxi? Pakiusap naman ni Lorena sa gwardya. Pasensya na po ma'am, yung mga tao sa loob ng lobby, nagpapatawag rin ng taxi, may isang oras na ho eh, walang dumadating. Sobrang lakas po kasi ng bagyo, ani naman ng gwardya. Ganun ba kuya, eh yung service car po ng condominium, pwede ko bang rentahan na lang? Wika ni Lorena na nagbabaka sakali pa rin. Pwede naman po, kaso may hinatid po hindi pa po nakakabalik. Tatlo po yun kaya lang kahit isa wala pa po, ani ni guard. Laglag ang balikat na napabuntong hininga na lang si Lorena. Ma'am, kung hindi naman po importante eh, ipagpabukas niyo na lang. Magpahinga na lang po muna kayo sa unit niyo, ani pa ng guard. Hindi po ako resident dito, kaya kailangan ko na sanang umuwi. Wika pa ni Lorena. Ay, natatandaan ko po kayo. Kayo yung kasama ni Sir Cyrus nang dumating siya, hindi po ba? Ani naman ni guard. Opo. Nagulat nga po ko kanina nung dumating siyang may kasama. Kahit kailan po kasi walang sinama dito si Sir Cyrus. Tatlong tao pa lang po bukod sa inyong nakapasok sa unit niya. Girlfriend po ba kayo ni Sir? Tanong ng gwardya na tila gusto pa makipagkwentuhan kay Lorena. Kaibigan ko lang si Cyrus, kuya. Ay, pasensya na po. Pero bagay kayo ni Sir. Ani naman ng gwardya na nakangiti pa. Salamat po. Sige kuya, babalik na lang po ako sa taas. Habang sakay ng elevator, ay nangingit-ngit ang kalooban ni Lorena. Ayaw niya sanang bumalik doon dahil sa pride niya. Pero ayaw naman niya manigas sa lamig at mamuti ang mga mata sa kakahintay na tumigil ang ulan. May ilang minuto na nakatayo si Lorena sa harapan ng pinto ng unit ni Cyrus, pero nahihiya siyang pindutin ang doorbell. Nagulat pa si Lorena nang may magsalita sa voice prompt na nasa may pintuan. You've been standing there for 5 minutes now, Lorena. Aren't you gonna get in? Bukas ang pinto, ani ng boses ni Cyrus. Napapahiya at naiinis na pumasok si Lorena sa pinto at inabutan niya si Cyrus doon sa sofa kung nasaan ito nang umalis siya. I'm impressed. That took you a little bit long. Damn you, Cyrus! Inis na sabi ni Lorena. Coffee? Pag-aalok ni Cyrus na binaliwalang inis ni Lorena. Naiinis na naupo ulit si Lorena sa couch. Tumayo naman si Cyrus at kumuha ng kape. Kalmado na si Lorena nang bumalik ito dala ang kape. Pagkalapag nito ng kape sa lamisita, ay nagtungo ito sa minibar at nagsali ng alak sa isang baso. Tahimik lang ang dalawa na nanonood ng balita hanggang sa maubos ni Lorena ang kape niya. Cyrus, pagod na ako. Saan ba ako matutulog? You can sleep with me. Wika ni Cyrus na hindi malang tinitingnan si Lorena. Pervert! Wika ni Lorena. Nah, unless gusto mo makita yung side ko. Wika ni Cyrus. I'm serious, Cyrus. Pagod na ako at may pasok pa ako bukas. Wika ni Lorena. Seryoso din ako. But come on, I'll show you your room. Wika ni Cyrus na nauna nang tumayo sa couch at naglakad patungo sa mga silid na dala pa rin ang baso niya ng alak. Here, you can sleep here. Ani Cyrus na binuksan ang pinto ng silid. Thank you, Cyrus, and good night. Good night, Lorena. Ani Cyrus na mabilis na hinalikan si Lorena sa kanyang mga labi na tila walang bukas. Nang matapos ang halik ay tila nawala sa sarili si Lorena. I thought you're not gonna. Ani Lorena na pinutol ni Cyrus. Ang sabi ko, hindi kita ikakama hanggang hindi mo sinasabi. Pero hindi ko sinabing hindi kita hahalikan.
akin ang mga labi mo, remember? Matulog ka na, Lorena. Ani Cyrus na tinalikuran na si Lorena. Jamit, Lorena. Baka di na ako makapagpigil. Alam ng Diyos kung gaano kita gustong itali sa aking higaan hanggang sa hindi ka na makagalaw. Ani ng isip ni Cyrus habang inisang lagukan naman ang kanyang baso. Si Cyrus naman hindi makatulog. Naroon lang siya sa balcony sa may sala. Galit siya sa ulan. It makes him feel sad and alone. Karamay niya doon ang baso at bote ng damakalan, 1939. Nakatingin lang binata sa pagbuhos ng ulan, ngunit na mapigil niya ay binabalikan siya ng nakaraan. Damn it, Sheila. Naalala ko pang araw na nakakilala tayo. And I know I will always do. Hemingway Lounge, Los Angeles, California. Nag-iisa noon sa bar si Hunter na makita niyang sikat na singer na si Sheila Houston. Matagal na siyang humahanga sa babae, pero alam na lahat na kaliwat kanan ang babae niya. Mula nang makita niya ang babae at hindi na nagpagkit ang tingin niya rito, hanggang sa napatingin din sa kanya ang babae. Right at the time, he knows that there's a spark between them. Inisang lagok ni Hunter ang laman ng kanyang baso at nagtungo sa dance floor na hindi pa rin naalis ang tingin kay Sheila. Lumapit siya rito at nakipagsayaw. I'm Hunter, wika nito sa mga awit. I'm Sheila. You're beautiful. I prefer you beauty, Sheila, sagot ni Hunter. See you around, sweet talker. I gotta bounce, sabi ni Sheila na tinalikuran na si Hunter. Malakas ang buhos ng ulan na gabing iyon, kaya hindi na rin nagtagal pa si Hunter sa bar. Isa pa ay wala nang ibang makaagaw ng pansin niya bukod sa mga aawit. Patungo na siya sa parking lot nang may marinig na mumunting mga hikbi. Nang tingnan niya kung saan yun ang gagaling ay laking gulat niya nang makita si Sheila. Sheila, ikaw ba yan? Tanong naman ni Hunter. Hunter? Tawag ni Sheila sabay tayo at patakbong niya makap kay Hunter. What's wrong? Nag-aalan ang tanong ni Hunter sa dalaga. Ang ulan! Patigilin mong ulan! Patigilin mo! Umiiyak na saad ni Sheila. Hush now, beauty. You're safe here. You're safe with me. Sagot ni Hunter na marahan tinapik-tapik ang likod ni Sheila. Takot ako sa ulan at sa kidlat. Pakiusap, tulungan mo ko. Tahan na, beauty. Narito ako, poprotektahan kita. Cyrus! Tawag naman ni Lorena na hindi na malayan ni Cyrus naroon na pala. Lorena, hindi ka makatulog? Tanong nito na nagulat na naroon ang babae. Yeah, naistorbo ba kita? No, I just can't sleep. Me too, naninibago siguro ako. Ani Lorena. Come, join me. You want some? Ani Cyrus na inalok ng alak si Lorena. Tinanggap naman ni Lorena ang basong inaalok ni Cyrus sa kanya. Nasaan ang pamilya mo, Cyrus? Wala na akong pamilya. Imposible naman yan, lahat ay... But I don't, putol ni Cyrus sa sasabihin ni Lorena. At tinilapit ng mukha kay Lorena. Hindi naman natinag ang dalaga. Sinalubong niya mga tingin ni Cyrus. Ang labi nito'y tila kay lapit na sa kanya. You're not scared at me anymore, little kitten? Tanong naman ni Cyrus na lalo pang inilapit ang labi kay Lorena. Hindi ako natatakot. Good. Ani Cyrus at tinawid na niya ang gahiblang pagitan ng kanilang mga labi. Isang maalab na halikang pinagsaluhan ng dalawa na tila walang bukas. Hindi may tatanggi ni Lorena na gusto niya talaga si Cyrus. Ang mga labi niya ay tila may sariling isip na sinasagot ang bawat halik ng binata. Damit, Lorena, kaunti pa at hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Anas naman ni Cyrus sa pagitan ng mainit na halika nila. Then don't. Ani Lorena na tila wala na sa tamang pag-iisip. Saglit na nagtitigan ang dalawa. Kita ni Cyrus na seryoso ito sa kanyang mga mata. Dahil doon ay hindi na nakapagpigil pa si Cyrus at agad na binuhat si Lorena at dinala sa kanyang silid. Mabilis niyang natanggal ang mga damit na suot ng dalaga at tila namamalik mata sa nakikita. Kung anong ganda ng mukha nito ay siya rin ganda ng katawan nito. Tangkang tatakpan ni Lorena ang kahubaran ng pigilan siya ni Cyrus. Don't, you're perfect. Wika ni Cyrus na muli nang hinalikan si Lorena habang ang isang kamay niya ay naglalakbay na sa katawan nito. Oh Cyrus, ani Lorena, na maramdaman ang kamay nito sa kanyang pinakaiingatan. Mukhang handang-handa ka na sa akin, Lorena. Wika ni Cyrus na ikinapamula ng dalaga.
Cyrus, oh God, Cyrus, ani Lorena, habang eksperto siyang pinapaligay ni Cyrus sa kanyang pagkababae. Sabihin mo sa akin na gusto mo ko. Tell me you want me to take you, ani Cyrus. Oh Cyrus, God damn it, I want you. I want you. Take me, sigaw ni Lorena na hindi na malabanan ang pinalalasap sa kanya ni Cyrus. Sa narinig ay mabilis na inayos ni Cyrus ang pwesto ni Lorena para maangkin niya. Oh God, wika ni Lorena na magsimula na si Cyrus dahil tila siya binibiyak sa sakit. Oh shit, ani naman ni Cyrus nang maramdaman ang pagkaberihan ng kaniig. You're a virgin? Damn, hush hush now. Sorry kung nasaktan kita, nang makita ang luha sa mga mata ni Lorena. Akmang tatanggalin na ni Cyrus nang hawakan siya ni Lorena. Don't. Go on, Cyrus. Gusto ko to. Gusto kita. Tuluyan ang hindi nakapagpigil si Cyrus sa sinambit ni Lorena. Ang sakit namang nararamdaman ni Lorena ay unting nawawala at napapalitan ng kaluwalhatian. Oh, Cyrus! Ilang saglit pa ay narating na ang dulo ng kaluwalhatian. Umaga na nang magising si Lorena at ramdam niya na may nakayakap sa kanyang bewang. Nang makita niya si Cyrus ay agad siyang namula nang maalala niya ang nangyari kagabi. Maingat na bumangon si Lorena para hindi magising si Cyrus. Masakit pang katawan niya pero hindi niya may tatangging magaan ang pakaramdam niya. Naghanda si Lorena ng almusal, pinakialaman na niya ang cupboard ni Cyrus. Nang magising si Cyrus ay napabalikwas siya ng bangon dahil wala si Lorena sa tabi niya. Alam niya hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Lumabas si Cyrus na nakapadyama lang at walang suot na pang itaas. Inabutan niya si Lorena na nasa kusina at nagluluto. Good morning, bati ni Cyrus na bahagya pang ikinagulat ni Lorena. Hi, sorry pinakaalaman ko na ang kitchen mo. Breakfast? Kinakabahan tanong ni Lorena. Sure, but I prefer you for breakfast, sagot ni Cyrus na ikinapamula ni Lorena. Pagkatapos mong maligo, iahatid na kita sa office. Pwede mong gamitin ang mga damit sa guest room, wika ni Cyrus na makaupo na sa hapagkainan. Thank you. Tahimik nang kumain ang dalawa kahit pa gustong-gustong magtanong ni Lorena kung anong mangyayari sa kanila. Nang makarating sa TRN Tower, sa yakmang bababa na si Lorena, pero pinigilan siya ni Cyrus. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho mo. See you later, baby. Wika ni Cyrus na hinalikan pa si Lorena sa lobby. Sa opisina naman ay tanghali na nang pansinin ni Letty si Lorena. Teka nga, bakit ba kanina ka pa nakangiti? At in fairness, ang blooming mo? Sira, delivery for Miss Padilla. Ani naman ng mensahero na dalang isang punpun ng bulaklak. Binasa naman agad ni Lorena ang card kung kanino ito galing. Lorena, have a great day ahead. Tomorrow is the opening of the MV Anderson Heart. Susunduin ka ng aking driver at ang iyong kaibigan bukas mga alas 7 ng umaga. Hoping to see there, CJ. Iba si Papa CJ ah, ang bilis. Papasundo pa tayo sa driver, ani Letty. Manahimik ka nga, parang ayoko na ngang pumunta eh. At bakit? Minsan lang itong pagkakataon na to. Alalahanin mo, hindi tayo mayaman. Can't afford natin ang sumakay doon. Oo na, pupunta na tayo. Sagot ni Lorena pero nalulungkot siya dahil ang krus na yun ay tatagal ng 5 araw. Ibig sabihin nun ay 5 araw niya ring hindi makikita si Cyrus. Dumating ang uwian ni na Lorena. Totoo sa sinabi niya ay naroon si Cyrus para sunduin siya. Cyrus, mawawala ako ng 5 araw. Mga 5 days, pupunta ako sa krus ng MV Anderson Heart. Nabigyan kasi kami ni Letty ng passes. Okay, enjoy the cruise. Sagot ni Cyrus na parang baliwala lang. Nasaktan naman si Lorena. Tila hindi man lang ito nalulungkot na hindi sila magkikita ng 5 araw. Thank you, matamlay na sagot ni Lorena. Cheer up, pupunta ka sa isang cruise, hindi 1,000. I'll see you soon. Wika ni Cyrus na hinalikan pa si Lorena. Nang makauwi sa penthouse si Cyrus ay dumating din si Lester makalipas ang 1 minuto. You got it? Tanong naman ni Cyrus kay Lester. Yup. Oh by the way, pupunta rin sina Blake at Stella. Good. Umuwi ka na at ayusin ang mga gamit mo. Magiging abalang 5 araw para sa atin.
O bakit Biyernes Santo yung mukha mo? Tanong naman ni Leti kay Lorena. Wala, mamimiss ko lang si Mama. Si Mama mo ba talaga o si Papa Cyrus? Akala mo ba hindi ko napapansin? May gusto ka na sa kanya, no? Ewan ko sa'yo, Leti, kung ano-anong naiisip mo. Habang inaasar ni Leti si Lorena, ay siya naman dating na susundo sa kanila, papunta ng MV Anderson Heart. Laking gulat nila nang bumaba si CJ at personal silang sinundo. Good morning, ladies. Good morning, Mr. Anderson. Bati ni Leti. Good morning, CJ. Akala ko susunduin kami ng driver mo. Hindi ko inaasahan na ikaw ang nandito. Nagbagong isip ko, Lorena. Gusto kitang makita kaya nandito ako. Naku, pasensya na sa abala. Don't worry, sweet. You're no trouble. Shall we? Ani CJ. Tumangu lang si Lorena at sumakay na sila ni Leti sa sasakyan. Maya't maya tingin ang tingin si Lorena sa cellphone niya dahil naghihintay siya ng text man lang ni Cyrus. Ngunit ni Isay wala siyang natanggap. Are you alright, sweet? Tanong naman ni CJ. Yeah, I'm okay. Nang makarating sila sa pantalan ay manghang-mangha ang magkaibigan sa laki at ganda ng MV Anderson Heart. Welcome aboard, sweet Lorena. Wika ni CJ na nakangiti kay Lorena. Thank you. Thank you for this, CJ. You're most welcome, Lorena. Come, ipapakita ko sa'yo yung magiging cabin. Nang makarating sa magiging silid nila, ay lalong namangha ang magkaibigan. Napakaganda ng silid na halatang pangmayaman. You may unpack your things then just proceed on the deck on about 30 minutes for the official opening and departure. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. You can have dinner with me tonight. Ani naman ni CJ na kinindatan pa si Lorena bago tuluyang lumabas. Grabe Lorena, ang ganda dito! At ang swerte-swerte mo ha? Mukhang in love na sa'yo si Papa CJ. Kinikilig namang sabi ni Leti. Ayan ka na naman. Ayusin mo na nga lang yung gamit mo. Wika ni Lorena na napapailing na lang. Nang matapos sina Lorena at Leti agad naman silang nagpunta sa upper deck. Maraming tao at halatang pulos mayayaman. Meron pang deck na tila pulos mga VIP ang naroon na hindi nakikihalubilo sa mga bastang mayayaman lang. Tila nakita pa ni Lorena si Stella, ngunit baka namamalikmata lang ito dahil hindi na niya ito muling nakita. Magarbo ang selebrasyon. Napakaraming fireworks ang pinakawalan at buffet na nakahain ay tila bumabaha maging ang mga mamahaling alak. Natigil lang ang lahat sa kasiyahan nang magsalita na si CJ. Good morning everyone! I would like to thank you for making the launching of MV Anderson Heart a huge success. As you all know that the Anderson Heart is me, but now I'm glad to say that MV Anderson Heart is carrying the one who captures the Anderson Heart. Bon voyage and enjoy the 5 days with the Anderson Heart. Ani CJ habang nakatingin kay Lorena. Masayang-masaya ang lahat na naroon sa cruise. Kinagabihan ay may sayawang magaganap. Nang makabalik sina Lorena sa kanilang cabin, ay nakita niyang dalawang pares ng damit na naroon. Galing yun kay CJ. Sorry ladies, I forgot to tell you about the dance tonight. Para makabawi ako, nandito mga damit na maaaring mong isuot. CJ. Ibang level na talaga si Papa CJ. Gaano kaya siya kayaman? Ani naman ni Leti na sinusukat na ang damit. Nagpahinga muna ang magkaibigan at hindi na malayan na hapon na pala nang magising sila. Sumapit ang oras ng sayawan at nakahanda na sina Leti at Lorena. Nagtungo na sila sa malaking bulwagan pero tila kinakabahan si Lorena. Nanliliit siya sa mga taong nandoon. Puro mga mayayaman at may sinasabi sa buhay. Ani CJ na salubungin sila Lorena sa entrance ng bulwagan. I won't do that, wika ni Lorena. You look ravishing, wika ni CJ. Thank you. Come sweet. Ani naman ni CJ na inilahad na ang braso para sa dalaga. Kumain na sila ng hapunan at hindi malaman ni Lorena kung anong gagawin niya sa mga kubyertos na nandoon dahil napakarami nito. Samantalang sa bahay nila ay kutsara at tinidor lang ay sapat na. Don't you like the food, sweet? Tanong naman ni CJ. No, it's just there's so many utensils and I don't know how to use them. Tapat namang sabi ni Lorena kahit na nahihiya sa harap. Just use it as you please, Lorena, and stop worrying. Ani naman ni CJ.
Nang matapos ang masaganang hapunan ay tumugtog ng malamis na musika. Tumayo naman si CJ upang iyaing sumayaw sa Lorena. "May I have the honor to dance with you, sweet?" ani CJ na inilahad na ang kamay sa harap ni Lorena. Hindi pa man nakakasagot si Lorena ay may nagsalita na sa kanyang likuran. "Hi baby, na-miss mo ba ako?" wika ni Cyrus na nasa likuran na ni Lorena. "Cyrus?" gulat namang nasambit ni Lorena. "Surprise?" sambit pa nito nang may ngisi sa labi. "You asshole! Hindi mo sinabi na pupunta ka pala dito?" sagot ni Lorena, pero nakangiti na. "Hindi na yung surprise kung sinabi ko sa'yo." "I thought you ignore me," wika ni Lorena, na tila si Cyrus na lang ang tao sa paligid. "Bakit ko naman gagawin yun?" "Hindi ko alam," sagot ni Lorena. "Pwede ba kitang maisayaw, baby?" wika ni Cyrus na inilahad na rin ang kamay sa harapan ni Lorena. Dalawa na ngayon ang kamay na nakalahad sa harapan niya, ang kay CJ at kay Cyrus. "Ako ang nauna nagtanong. Maybe you can dance with her later," ani naman ni CJ. "Oh yeah, you did. Pero hindi pa siya sumasagot," sarcasticong sagot naman ni Cyrus. "Cyrus," ani Lorena, na tila inaawat na si Cyrus. "So baby, shall we?" ulit ni Cyrus kay Lorena. "Sorry CJ, maybe we can dance later," wika ni Lorena. Dagdag ang balikat na ibinabana ni CJ ang kamay niyang nakalahad. "It's alright sweet, I'll see you later then. Maybe I can have your last dance," ani naman ni CJ. "I guess I got the first dance. Oh, and good luck on that last dance. Wala kasi siyang isasayaw maliban sa akin," wika ni Cyrus, na lalo pang inilin si CJ. Saka tumalikod dito at dinala na si Lorena sa gitna ng bulwagan. Si CJ naman ay nagtungo na sa kanyang opisina doon sa cruise ship. Mainit ang ulo nito sa nangyari. "What an ass," ani naman ni CJ habang naiinis na nakaupo sa kanyang survival chair. "Who the hell is that guy, Nick?" ani CJ na mainit pa rin ang ulo. "His name is Cyrus pero wala po kaming alam sa kanya. Nakarehistro siya sa pangalang yun lamang, wala ng iba. Siguro mayaman siya kaya na-afford niya. Well, see, I'm richer beyond what he can imagine. Damn it," ani naman ni CJ. Sa bulwagan naman ay masayang masaya si Lorena. Nakasayaw niya ngayon ang lalaking laman ng kanyang isip. "At bakit ka naman nakangiti?" tanong ni Cyrus. "You, hindi ako makapaniwala nandito ka," sagot ni Lorena. "Believe it, I'm here, dancing with you. You really love making a scene, don't you?" ani naman ni Lorena na natatawa pa. "Not really. Ayoko lang nahawakan ka niya. Gaya nito," saad ni Cyrus na hinapit pang bewang ni Lorena palapit sa kanya. "Cyrus, maraming tao." "Bakit? Hindi mo ba ako na-miss?" wika ni Cyrus na pabulong kay Lorena sa kanyang punong tenga. Sa simpleng kilos na yun, nagpapadala na ito ng panginginig sa kanyang kaibuturan. I miss you," ani naman Lorena. "Good, tandaan mo, yung mga labi mo sa akin lang yan. Walang pwedeng humawak, lalong humalik kung hindi ako lang," wika nito na kinintalan ng isang mabilis na halikan labi ni Lorena. "Good show, Cyrus. Nagalit mo may-ari ng course na to sa unang araw mo palang dito," ani ni Blake, na nangaasa na naroon na rin sa gitna at nagsasayaw kasama si Stella. "Nice to see you again, Lorena," bati ni Stella nakangiti kay Lorena. "You're really here. Akala ko namamalikmata lang ako kanina," wika ni Lorena na nakangiti rin kay Stella. "Lagyan mo ng tali ang boyfriend mo, Lorena. Baka mangagat." "You're ready so his post on Anderson," ani pa ni Blake na patuloy ang pang-aasar. "Shut up, Blake. Ganon din dapat ang sinasabi ko kay Stella. Hindi ka masyadong friendly sa sarili mo," ganti naman ni Cyrus. "No need to remind me, Cyrus. He's never friendly," ani naman ni Stella, kaya nagkatawanan na sila. Nang makabalik sa upuan ay masaya na nagkakwentuhan ang anim kasama sina Lester at Letty nang may mag-abot ng envelope kina Stella at Lorena. "Ano to?" tanong naman ni Lorena. "Oh, pinapaganda nila to. Dinner auction," wika ni Stella. "You're not joining that, sweetheart," ani naman ni Blake. "You're no fun. It's for an orphanage. And besides, I know you'll win me over," nakangiting sagot naman ni Stella. "Can't I just give a check?" ani naman ni Blake.
Sweetheart, you have to play fair, wika ni Stella. Damn that game, sagot ni Blake. And I guess, sweet Lorena here also got an invitation, wika ni Stella. But, ani Lorena, sa tingin ko alam ko kung bakit sinusubukan ni Anderson na manalo ng hapunan kasama ka. Wika ni Blake na nakatingin kay Cyrus. He can't and he won't. It's settled then. Give me that invite, Lorena, wika ni Stella. Anong gagawin mo? Tanong naman ni Cyrus kay Stella nang sulatan niya ang dalawang invite. Sasali kami ni Lorena sa dinner auction bukas. Nasa inyo na yun ngayon, boys, wika ni Stella, niinabot ng invite sa Asher na naghihintay. Tama si Blake, hindi ba pwede magsulat na lang tayo ng cheque? Angal pa ni Cyrus. No, it's done. We're joining. Ani naman ni Stella, kaya wala na nagawa pa ang dalawang lalaki. Ano kayang mangyayari sa magagandang dinner auction sa gabi ng party? Sino kayang makakakuha kay Lorena? May panalo kaya yun ni CJ o ni Cyrus? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.